Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan, at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pandatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan. 144,000 buhat sa 12,000 ng Israel. Pagkatapos noon, nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan, at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti, at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, "Ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono." Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, "Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan, at kalakasan magpakailanman. Amen." Tinanong ako ng isa sa matanda, "Sino ang mga taong nakadamit na puti at saan sila nanggaling?" "Hindi ko po alam," tugon ko. "Kayo ang nakaaalam." At sinabi niya sa akin, "Sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit." Ang salita ng Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y nakatayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo, sinong tutulutan pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at papawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasandibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya.
sapagkat makikita natin siya sa kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa kanya ay nagpapakalinis tulad ni Kristo. Siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Aleluya, aleluya. Kayong mabigat ang pasan ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon.